Nasaksihan nyo kagabi ang live na live na pagpapakalbo sa dalawa nating celebrity housemates. Si Rico, nagawa pang bulahin ang haircutter nila. You look like Imelda Poppin. Thank you. Well, you look, you know, I mean, you sort of resemble her. Si Alec, game na game. Guys, itong gusto nyo ah! Itong gusto nyo ah! Itong gusto nyo. Samantalang si Mitch, naiiyak habang pinapanood ang barberya sa confession room. Paglabas ng mga skinheads sa confession room para sila mga bayani na sinalubong ng mga housemates. Thanks for cutting it. Mitch, guilty ka ba na si Rico ang nakalbo at hindi ikaw? Malamig na yung ulo ko kaya hindi na ako. Tsaka wala na akong masyadong mahawakan. Nakasanayan ko kasi mag-ganun eh. Ayun po. Pero okay naman. Saya naman po ako. At least tipid ako sa shampoo. You know, for me, it's just... Sabi nga nila, bagay daw. Maro si Bamboo. Nagsisisi ka ba sa itsura mo ngayon? Not really. In a way that, when I saw that lady, si Miss Elvira, come in earlier, alam mo yun, umiyak siya na, I don't know why she's crying, but I guess it's tears of joy. There's no, I don't know, hindi po ako nagsisisi. Arang, it feels good. Dahil sa hindi pagpapakalbo ni Mitch, nagkaroon ng isang banggaan na ikinatahimik ng lahat. Alam mo, Kiana, I have done nothing but defend you the whole time that we are. Kaya sa'yo, parang easy ka. Easy ka lang. Ano ang ginawa ko? Masama. Masama ba mga pagkaibigan dito? Kiss, peace na. Dali ka pa eh. Kiss. Kiana, nagiging pa naman yung hinihilot mo kanina, diba? Na ano? Ano ang hinihilot ko sa'yo? Ano yan, baka eh, bakit masama bang mag-ano? Opinion ko yun eh. But, you know, eh, kung na guilty kayo, wala akong pakialam sa'yo. At ako, ano-anohin na kayo. Wala akong pakialam din sa'yo. Wala akong, di ko naman sinabi na ipagtanggol mo ako. Wala naman akong pakialam kung ipatanggol mo ako hindi. Bakit inano? Bakit ah? Wala naman akong ginawa sa'yo masama. Exactly. So, kaya nga! Bakit mo ako ginaganon, di ba? Eh, opinion ko naman yun. Masama ba? Anong kurupot? Diliktaliktahan mo ako? Iyak-iyakan mo lang ako? Do you have to voice it out in front of the person na parang, it's parang yung moment na yun. Lahat na lang kasi sa'yo big deal eh. Lahat na lang sa'yo big deal. Pa, ito na lang gusto parating iintindihin ditong lahat. Tingnan mo, lahat na lang naaano mo. Nakakaaway mo lahat. Mula kay Christian, kay ano, lahat na lang. Pati ba ako aanuhin mo? Hindi ako natatakot sa'yo. Huwag mo akong aanuhin dito. I'm not trying to scare you. Kasi wala akong ginawang masama sa'yo. Itang, wala ka sa mundi, hindi ka mamamansin. Tapos, bigla ka, tawa ka ng tawa. Tapos, iiyak-iyak. Tapos, hindi na naman mamamansin. Ang tingin mo sa amin dito? Sunsunuran sa'yo? Wala kang, ano? I'm not sad. Wala kami, wala kaming freedom dito? Hindi ko sinasabi na kailangan ko. Hindi mamamansin. Kung ayaw mo ako pansinin, so what? Diba? Oh, so what pala eh? I'm just telling you. Sanina, gig, sabihan, sinabihan kita kanina, ano nangyari sa'yo sa confession? Ba't ang tagal mo? Sabi mo, ganun ka. Hindi lang naman ikaw yung ginanon ko, ah. Kaya nga, di hindi kita pinansin kasi wala ka sa mood. Alam man, sunsunuhan kami. Di ba, parati ka na lang pinupo? May kinukomplain ba ako? Kaya nga, iba ko sabihin mo sa akin na opinion ko naman yun. Huwag ka namang umirit ng ganun na alam mo na parang natatamaan ako, di ba? Eh lahat naman eh, ikaw lang parati. Ako yun. Ay, hindi ko pinagsisihan yun. Eh, ano, bakit ako? Wala ba akong panindigan? Sinabi ko yun. O ano ngayon? Opinion ko yun. Huwag mo akong aanuhin sa opinion ko. Yun ang nakikita ko eh. Yan ang ano ko. Pati sa paghahain sa hapagkainan, nilampasan lang ni Kiana si Mitch. Damang-dama sa buong bahay ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Pero ano nga ba ang pinagmula ng alitan nila Kiana at Mitch? Maganda yung kay Ali kasi hindi siya umiiyak. Parang willing talaga siya. Kaysa naman magpakalbo ka tapos iiyak ka, di ba? Parang huwag na lang. Naramdaman ko na pinapatama niya sa akin. Parang, and parang
even if hindi niya ginawa yun on purpose, nasaktan ako. Hindi ko na-expect na pati sa akin, magiging tactless siya. Feeling ko kung may naloloka na ako kasi parang this, parang yung past few days na to were like the worst days I've ever had in this house talaga. So every little thing is driving me insane. Kaya kanina napasigaw po ako kasi sobra na siya. Yung nakaraan, iyak siya ng iyak na walang dahilan. Tapos kung sino-sino lang nang mamimiss niya. Tapos bigla na lang sisigaw, magtatatawa ko, tatalon-talon ko, ano-ano. Tapos minsan, hindi kami papansinin lahat. So tinanong ko siya, sabi ko, Mitch, are you okay? Tapos parang hinag ko siya. Pinush niya ako. So parang for me, parang masakit eh. Kasi parang, alam mo ba yung ginagawa mo? Parang, doon ko na-realize na parang ako lang yung umiintindi sa kanya. Tapos gagawin niya pa sa akin yun. Na ako pa yung may gana niyang tulakin at i-push away. Parang, I felt really bad kasi sobrang parang hindi ko din deserve yun eh. Para sa akin, opinion ko lang to. Parang nararamdaman ko rin na parang halos lahat ng housemates, sila ang nag-a-adjust for Mitch. Mitch is my friend, pero dapat sa tingin ko rin, hindi ko kaya. Gusto kong tulungan siya, pero hindi niya kaya tulungan yung sarili niya. Parang nagiging spoiled na siya minsan eh. Which is dapat siguro hindi. At ang dami niyang, parang ako ay try by best sa ginagawa niya sa akin. So si Kiana, hindi na lang napigilan yung emosyon niya.